bumoboto ako para maging kabahagi ng mahusay na pagpili sa mga kinatawan na hindi lamang uupo at magsasalita sa harap ng mga tao, kundi magsusulong at magpoprotekta ng pantay-pantay na karapatang pantao. Boboto ako. Boboto ako dahil karapatan ko ito bilang isang Pilipino. Pinag-isipan kong mabuti ang sa tingin kong karapat-dapat na leader o pinuno sa loob ng 6 na taon, hindi base sa sabi-sabi o bahala na. Boboto ako dahil ang pagkatao ko ay hindi lamang halagang 1,000. Hindi ako bayaran. Nagparehistro at boboto ako kasi ayoko na ng korupsyon at korap sa gobyerno. Sawa na akong manakawan tayo. Gusto kong magkaroon ng pagbabago sa gobyerno. Ang napaparusahan ng mga korap at kung walang korupsyon, magagamit ng maayos at sa tamang paraan ang pera ng gobyerno para pondohan ang mga proyekto at programang para sa iba't ibang mga sektor sa Pilipinas. Sa palagay ko, maaari tayong magkaroon ng isang patas, competitive at progresibong bansa kung saan walang maiiwan na mga Pilipino. Boboto ako. Boboto ako para sa mga kapatid nating Aita at iba pang indigenous people na nakatira sa bundok at malayo pang lugar. Isang pangkat o grupo ng tao na hindi masyadong nabibigyang pansin ng mga pangangailangan. Hindi nabibigyan ng tamang edukasyon. At hindi nabibigyan pansin ng gobyerno. Boboto ako dahil may pakialam ako. Para kanino ako bumoboto? Para sa atin. Lalo na sa mga taong kailangang makamit ang hustisya dahil biktima ng paglabag sa karapatang pantao. Namatay sa war on drug, pinalaya sa Marawi. Biktima na karahasan sa ilalim ng pandemya. Boboto ako. Boboto ako para mahilal ang totoong may pakialam sa ating mamamayan at totoong nagpapahalaga sa makataong batas at hustisya. Boboto ako.